So what's up mga kumagay, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pangalawang review sa Pangil sa Pangil Battles. Uploaded na yung una nating review sa PSP, yung Apex versus Mzite. Alam ko marami nag-abang ng review ko doon. And nakakapanghinayang lang kasi alam nyo naman na isa sa mga iniidolo ko sa battle rap si Apex, pero grabe na body bag siya talaga doon ni Mzite. And no doubt no, kay Mzite talaga yung battle na yon. Sobrang lakas, sobrang bigat. Palakas ng palakas yung round ni Mzite sa battle na yon, pero yung Apex medyo nahirapan na siya bumangon doon. No, naging dragging yung performance, pero ganun pa man props kay Mzite. Tang ina, sobrang lakas ni Mzite doon, men. Ang galing niya talaga dun. Nang ina sa kanya yun. So ngayon, yun yung una nating na-review sa PSP. At eto naman, pangalawa, alam ko isa rin to sa mga most requested sa comment section dito sa channel ko. Pero hindi ko na iisa-isahin yung mga nag-comment or yung mga nag-request na ito kasi re-reviewin ko naman talaga yung anim na battle dito sa PSP. Kaya eto yung pangalawa. So may apat pa tayo, no? Antayin nyo lang yung apat na battle dito, pero isa-isahin natin yan. So ngayon, eto, Pistolero vs Akata. Tangin na, magandang battle to. Kasi alam naman natin na si Pistolero kagagaling lang niya sa isa buhay champ, no? Tapos winstick siya, no? From Kumugan, yung season 1 ng Kumugan, isa buhay 2022. Tapos eto, tapos nung AON 40 AON 40 natalo siya, 'di ba? So naputol na yung win streak ni Pistolero, pero tignan muna natin kung gaano kalakas, gaano kabigat, ano yung mga baon ng dalawang MC na to. So huwag natin patagalin to. Umpisahan na natin to, guys. Pistolero versus Akata. Let's go. Uy! Panalo ng coin toss. Si panalo ka, sino mo? Uy! Panalo ng coin toss si Akata. Mauuna si Pistolero. Let's go. Pangil sa Pangil, sagpangan na! Let's go. Sisimula ka ng ganito. Freestyle muna. Sino dito yung mga pumunta na naniniwala na kaya kong talunin ni Akata? Taas nyo kamay nyo. Diba? Hindi pa nagsisimula, nabali ko na yung paniniwala. Sa coin toss ako pinili nitong bobo na mama. Alam niya kasi sa battle rap, pre-battle lang aking panata. At the fact na pinauna niya ako, that means nag-iisip siya ng tama. Hindi ka baliyo. Alam mo yun, inumpisa, sabi nga ni Pistol, umpisa niya ng freestyle. Grabe yun, no? Kasi about sa rebattles nga, pinauna niya yon para hindi, pinauna niya si Pistol para hindi nga siya makapag-rebat. Pero ano nangyari, even pinauna niya si Pistol, nagkaroon na ng pre-med about dun sa gagawing mga rebattles nga ni Pistol, 'di ba? So, ang ganda nung execution ng freestyle, ang talino kasi on the spot nakapag-isip si Pistol lang ganun. Tapos hindi ka baliw, nakakapag-isip ka ng tama. Burn. Kaya kasi sa battle rap, pre-battle lang aking panata. At the fact na pinauna niya ako, that means nag-iisip siya ng tama. Hindi ka baliw. Tangina mo, Nicole, good morning. Pangalan pa lang, alam nyo na kung ba't punong-punuto ng galit. Lumabas siyang walang bayag sa ultrasound. It's a girl! So yung mga magulang mo, excited. Nagpasadya agad ng kobre kama sa mananahe. Sinuyot agad yung market. Kaso nung lumabas kang may bayag, mas nang hinayang pa sila sa gamit. Ba't pa daw papalitan yung Nicole na paborda na sa blanket? Tangina mo ha, paalala ko lang ha. Bago ka naging Akata, may 22 battles kang naging bano at naging ulam ng mga troll. Nagtago sa pangalang Nico, full name Nico Nature. That means kinahiya mo yung pangalan mo, iyumang itanggitol, kasi ayaw mong marinig si Arik ng mag-ingay para kay Nicole. Inang ina mo, angas mo, Nicole pangalan mo. Tapos babalik ka dito na Akata, kala mo hindi ka tanga. Kinangina niyan, sabi niya kay Rabian,
Anong silbi ng pagcha-champion mo sa FRBL? Bumaba ba yung presyo ng bigas? Ha? Ano connect nun? Pag nanalo ka ba, magro-rollback ba yung gas? Ano kalaban nung Petron? Tangina mo, sa FRBL nanalo, hindi sa eleksyon. Tangina to, 10K lang yung napalalunan, tapos bibigyan mo ng problema ng bansa kung di ka ba naman isa't kalahating bopis. O sunugan at flip-top champ kaharap mo, ano problema ko, world peace? O, champion, sasabihin, naghahabol, ulul. Para sa inyong kaalaman, January pa lang dapat may nakakasa na kaming laban. Kaso tong idol niyong pa-famous, pasimple kong iniilagan. Baka mawala daw yung gutom ng pagiging kampiyon at tuluyang mapanghinaan. Kaso nakaraan lang lahat kayo pinakitaan. Kakatunaw lang ni Sandlock sa tiyan ko, di pa ako nalilipasan. Baliw! Kinanginan to, kukumpara niyo estilo ko dito. Ano ba ginagawa nito? Gagamitin niya yung common struggles ng isang artist at itutulak papuntang depression. Then there comes the time na gagawin niya na yung therapy session. Then he will relate that sa common issues ng society, so basically he's using you as a weapon. Pinoprogram kayo maging victim to make you feel that you need that lesson. Shut the fuck up! Grabe yung execution ni, ano, ni Pistol. Iba yung atake ni Pistol, no? Tsaka nag-umpisa siya agad sa seryoso dito. Madalas kasi yung mga battles ni Pistol sa mga napanood natin, di ba? Sa umpisa, kinikengkoy niya. Pero yung late na serious mode or yung seryoso na atake, bandang dulo pa yon ng round or sa round 3 pa mismo. Pero nangyari, umpisa pala ng round 1, seryoso na yung atake ni Pistol dito. So, ang galing, no? Sineseryoso niya si Akata. Gusto niya talaga durugin si Akata dito. Then, yung atake niya, hindi, ano eh, hindi, alam mo yun, kwento eh, no? Kwento. Hindi siya, alam mo yun, yung katang isip or what, pero kwento siya na yung champ, naging champion si Rafian sa FRBL, 10K lang, bakit bibigyan mo ng problema na bansa? Ako, champion ng isa buhay, tsaka kumugan, ano mo sa akin, world peace, parang ganun. So, story siya. Story, no? So, imagery ang nabubuo sa mga nanonood or sa mga nakikinig na, okay, iba yung atake ni Pistol dito. Kailangan ko mag-isip kung ano yung mga binabanat niya. Diba? So, una pa lang to, kalahati pa lang to ng round ni Pistol. Tignan pa natin, himayin pa natin kung ano pa yung mga baon niya dito against Akata. Make you feel that you need that lesson. Shut the fuck up! Pag walang weakness yung kalaban, idadama yung anak, asawa, magulang, lahat ng pwedeng lumabas sa kanyang dila. Kung kailangan patayin, rapin, paulanan ng suntok at sipa. Alam niya kasi yung masakit at yun yung mismong nakakalungkot makita. Kasi lahat yun galing sa taong di nakaranas ng kumpletong pamilya. Wala kang father figure. Iniwang ka na nung bata pa kayo. Walang oras sa'yo si Mom, mas importante yung trabaho niya sa'yo. That means wala kang papa, tas di kalab ng mama mo. Mama ni Poison, disgrasyada, tapos mama ko, edukada. Love ka ba? Ano mang narating niya sa buhay, yung masakit na katotohanan di mo kayang tanggapin. Malaki ang kaibahan ng batang natustusan lang sa naranasang mahalin. Diba, usapang pagmamahal ng ina, wala tong maipagyayabang. Diba, so iba yung atake ni Pistol, hindi siya yung typical na atake, no, na naka-4-bar setup, hindi eh. Imagery, story, ganun yung nagiging kwento na may parang may sermon, may pangaral, ganun yung atake ni Pistol dito. Pero hindi yun dragging, hindi yun mahina. Ang ganda nun, ang ganda nun sa tenga. Kasi nga, syempre, imagery nga eh, so mag-iisip ka na ganun ba talaga so diba, ang galing nung mga, ang ganda ng setup, ang ganda ng execution, ang ganda ng pagka-deliver ni Pistol sa mga verses niya dito. Malaki ang kaibahan ng batang natustusan lang sa naranasang mahalin. Diba, usapang pagmamahal ng ina, wala tong maipagyayabang miski na ano. At sa puntong to, kaya kitang saktan kahit sabihin ko lang na ang sarap magluto ng mama ko.
Nak, bagong game. Sasamahan ka ni Yaya mag-play. Si Yaya magluluto ng food. Siya din magsasalin sa plate. Hinayaan sa mahal na school ka mag-stay. Pero si Yaya kasama sa family day. What the fuck is up with that? Man, real shit. Si Yaya kasama sa family day. Kasi, facts. The more na nagdadamay ka ng mahal sa buhay, the more na mabibring up ang iyong loved ones. The more na may binabastos kang anak, the more na madadamay si ritmo sa laban. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko na ginagawa yan at wala akong planong bumaba dyan. Sapat na sa aking makita kang nabubuhay na parang wala kang iniingatan. Sige! Hukayin mo yung buhay ko. Ano makikita mo? Usapang battle rap, sunugan at flip-top ako may hawak ng kampiyonato. Sabi mo, pangarap mo maging artista, ako gumagawa ng gusto mong trabaho. Sa labas nito, meron akong magulang na tuwan-tuwa sa mga ginagawa ko. Tahimik na pamilyado, asawa at mga anak na laging may laman ng plato. Ngayong katumera possession, tignan natin yung mga pinaggagawa mo. Subukan natin kung tatalabyan sa kontento at masayang tao, tarantado. Ang ganda ng atake niya po. Iba, iba yung atake ni Pistol and gusto ko yung atake niya kay Akata. Sabi ko nga, 'di ba, iba yung atake niya na hindi siya nag-umpisa sa mga pangingengkoy kasi alam naman natin isa sa mga strategy ni Pistol yung rebattles, pangingengkoy, malakas si Pistol na panggawin ano, gawin kang pagmumukain kanya na hindi kanya sineseryoso. Ganon, isa yun sa mga style or estilo ni Pistol sa battle rap, no? Pero this time, kitang-kita ko na umpisa pa lang sineseryoso na niya agad si Akata dito. Ewan ko lang kung nag-switch lang ng rounds, no? Pero parang para sa akin, big respect pa rin, no? Kay Akata na okay, nag-improve, sabi natin nag-improve. Hindi, kailangan ko ng tumodo agad. Sabi natin hindi, sige. Sabi natin hindi pa tumutodo si Pistol, pero ano pa yung laman ng rounds 2 and 3, 'di ba? Pero nakita natin yung round 1, solid story, no? Yung story, yung image, imagery, yun yung talaga yung pinaka naging point of view sa round 1 ni Pistol. Sugat, bumabaon, direkta, derecho kay Akata yon. Tignan natin kung anong klaseng Akata yung maririnig natin dito. Tangina! Ganda pala ng buhay mo eh! Iba tinahamon mo pa ako? Gago ang puta! Lakas ng tama! Check ko muna ha! Akata live on stage! That means good morning! This is a wonderful day! Oh, God damn! Battle rap na naman! Malamang si Rizal talagang annoyed na! Wala nang wordplay! Mongoloid ka! Isa kang beta diagnosed sa pagiging alpha, bobo, ultra, omega, autistic! Ilang ulit ka na nga nagwagi? Di ka pa masaya? Nag-aamon ka na ng baliw? Ganyan ka kalala? Anong gusto mong patunayan? Ikaw pinaka-abnoy? Eh kung sunugin ko kaya pagkatao mo habang naglalaro ng apoy. Gusto niyo sample? All gods, pati idol. Sama na host, tagahatol. Akata versus all. Putang ina, Royal Rumble. Cause I don't need no backup para sa mga tulad mong lowlife mambuli. Yung Kumu, kung hindi na cockblock, malamang isa na rin sa mga umiiyak si Lumi. 3GS, uprising, flip top, sunugan, at ngayon, PSP naman. Tingnan nyo, ang galing ng combo. Mga nag-uululang, squatting at konyo. Mga feeling magaling at bobo. Mga nag-uungguyang, mga matching at chonggo.
Nakikita nyo ba tong mga flip-top loyalists agad? Pero usan sang liga nakikitang nagtatanghal. Sa galaw nyo pa lang, kita na agad. Na yung kinikita nyo, hindi nagtatagal. Sila daw tong mga OG na may malaking paycheck kada laban. Ang yayabang, ang astong celebrity pa yung pagsakan. Ganyang bagay, di nyo dapat pinagsisigawan. At pag siningil kayo ng BIR, baka hindi nyo mabayaran. Malaking TF, gago! Kwento mo sa Pagcor at PNP! Kung talagang malaki yan, eh bakit kailangan pang umiligal ng mga bobong tulad ni Tipsy D? Illegal, Tipsy D. So, sa mga hindi nakakaalam, si Tipsy, nahuli siya. Hindi ko alam kung kailan. Kasi nagpaparabol siya ng sasakyan. Tapos, alam ko, hindi yun lisensyado or may something doon na illegal yun. Kaya yun. Yun yung punto ni Akata dito. Kung di nyo pa napapanood yun or kung di kayo inform about yung kay Tipsy D, pwede nyo i-search sa YouTube or sa Facebook about dun sa nahuli. May mga comments nga doon na kasi taas kamay eh. Diba, naka-live kasi yun sa Facebook tapos biglang may pumasok ng mga parak, mga police. Sabi taas kamay. Tapos ang sabi doon sa comment section, natawa lang ako, no? Natawa lang ako sa comment section kasi parang sinasabi, parang nag-energy ball daw. Gago talaga yung mga nasa comment section eh. Pero yun, ewan ko lang kung okay na si Tips ngayon. Taas kamay, energy ball! Ayun. So ayun, ayun na. Ito na pala. Sasabihin pala ni Akata yun. Hindi ko alam na sasabihin ni Akata yun. So ayun. Kailangan pang umiligal ng mga bobong tulad ni Tipsy D. Taas kamay, energy ball! para sa 2000 first digit number. Ayun. Ito yun. Yung kinakwento ni Akata ngayon. Ito yung sinasabi ko kanina. 4! Tangay na! Tapos na! Top 5 sa most viewed battle rapper sa buong mundo, yung kabubuhan, kabilang globo na! Masyado kasi kayong tuwang-tuwa sa average na salary. Mga inutil at gusgusin na seller ng loyalty. May nalalaman pa kayo third generation supremacy. Eh, yung mga battle nyo naman, walang royalty. Kaya nga, 2 times champ ka na't lahat. Di ka pa mapanatag. 300K in cash! Nawala lang ng ganun sa iyong palad. Di mo ko gayaan, still winning kahit tipirin ang bayad. Because when Arik gives me 10K after 3 days, 100K na kagad. Pagkat ang pera, dapat minumultiply at di pinangawasak ng atay. Tell that to your groupmates nang di nila maisipang magpakamatay. Huwag kayong tatanga-tanga na para sa barya, agad-agad na ride or die. Be like Akata, parang nagbebenta ng bansa pagkat talagang malaki ang ROI. Ano? Talagang malaki ang ROI. Putang ina, laki ng ROI, di bumalik. Nawawala. Huwag kayong magtaka, ganyan talaga pag tumatanda. Dang ina. Yung ROI, di na bumalik. Tangina si Arik na bankrupt dahil sa inyo. Bumalik yung ROI. Nawala. ROI, pero pukin ang ina mo! Nag-gray ka pa, mukha kang hipopotamo. Sorry ah, kung naalim mo tayo sinulat ko, malay mo bumalik din, kwentuhan muna tayo. Nakalimot. Tangina. Okay na yun, sa'yo na yung 30 mil na panalo. I-date mo ng maayos yung asawa mo at itrato mo ng maayos yung mga anak mo. Gusto ko yung mga ganyang pagkatao. Kaya nga kita ayaw i-battle, gago, kasi wala akong maayos na matatrabaho. Maayos naman yung buhay mo eh. Ba't kailangan mo pa ako? Ako sa'yo, tulungan mo na lang yung mga tropa mo na umayos yung sila katulad mo.
Tingnan mo yung mga tropa mo, ha? Sila Lip Cram, sila Poison Dirty. Tangina, puro gustong magpakamatay. Hindi ko marunong magbigay ng maayos na gabay. Tangina, nung klaseng tropa niya, nag-aaway pa kayo nila, Shernan. Tangina niyan, bububo kayo ng gang, tapos bandang huli kayo magpaplastikan. Huwag ganun, Brad, ang pangit nun. Tingnan mo si Lance. Tatlo anak, walang trabaho pero buhay lahat. Alam mo bakit? Alam mo bakit? May tropa siyang kakata. Utang ina, yung sa araw ay di pa rin dumadating. Yung laro ay di pa rin dumadating. Pinipilit. Sapagkat kung hindi ka kikita, dapat di mo iniisip. Just think of this event. Ang mahal-mahal ng ticket. Halos mapuno yung venue, tapos ganun lang yung TF. Ahem, ahem. Tapos yung kay Apex. Bawal sabihin, nasa non-disclosure agreement. Pero mas malaki yung pinabayad kesa sa atin para sa upgraded 2010 Louis System. Tangina, nakakasmell ako ng Hocus Pocus, Mr. Pibus. Para kang negosyanteng nagme-mekus-mekus. Well, I don't give a damn kung may masama ka man na modus. I demand for royalty increase at magbigay ka pa ng bonus. Ano, daming gusto, daming hangarin. Eh, sa ginawa ko, alam niyo naman yung nangyari. Tumaas yung bigayan, sumarap yung pagkain. Mm. Kayo tong nakinabang, kaya magpasalamat kayo sa akin. Hindi ko to ginagawa para basta lang magyabang. Alam kong kailangan mo rin kumita. Di rin kita tinuturuang manglamang. Tinutulungan lang kitang bumuhay ng pamilya. Sumigaw ng pagbabago, tuturing yung salot sa hip-hop. Tol, mabuti akong tao. Sadyang ginago lang ako sa flip-top. Mm-hmm. Hindi lang basta pamimintas ang aking binibigkas. Sa sistemang talipandas, tinatangka ko pa kayong iligtas. Kaya, bakit ka magagalit sa akin? Pinaglilaban ko lang karapatan ng battle rapper sa Pinas. Mm. Ito'y makabuluhang prinsipyo. Hindi lang basta pagwawala. Ang the embodiment of truth at wala kayong magagawa. Kahit ilang beses pang may magdeklara ng akata non grata, epekto ko sa DYD basta-basta ang mawawala. Akata, if it's real and I know that you're all witness, so please stop crying, Mr. Arik, and let's talk about business. Tung, laban to, laban. Okay. Wait lang ha. Pag-isipin nyo muna ako na mga sasabihin ko. Wait lang. Tangina. Natawa lang ako doon sa... Hindi, okay. Nag-choke si Akata. So, ano naman yun? Kitang-kita yun. Tapos nag-freestyle. Kaso natawa ako doon sa sinabi niya na hindi pa rin bumabalik yung ROI kasi nga nakalimot siya. So okay yun, natawa ko doon. Pero sa content tayo, iba, magkaiba sila ng atake. Sabi ko nga si Pistol, umaatake siya ng seryoso agad. Si Akata naman, yung atake niya, true jokes na may pagka technical. So, iba yung nakita kong atake, hindi sila same umatake, no? Pero, in terms of punches, haymakers, punchlines, effectivity, siguro, masasabi ko na kay Pistol, mas effective, mas mabigat, mas accurate yung mga patama niya, kasi diretso yun talaga kay Akata. Then, yung kay Akata naman, napansin ko yung first half, yung bago siya mag-choke, kasi yung after niya mag-choke, dun lang naman nakakuha ng momentum si Akata, para sa akin na. Kasi nag-freestyle siya, 'di ba? Sabi niya,
hanggat sa bumalik yung ROI, usap muna tayo. Nakuha niya yung crowd doon, natural. Tapos hanggang sa abot sa TF, something ganyan. Doon lang naman nagka-momentum si Akata. Pero yung umpisa niya hanggang doon sa bago mag-choke, medyo ano yun, napansin ko na medyo masyadong broad yung mga atake niya, na feeling ko hindi yung tumatama ng diretso kay Pistol. So ayun, doon pa lang eh. Doon pa lang kung pagbabasehan natin mga punches na tumama. Lamang na lamang si Pistol doon, kasi una pa lang seryoso na agad yung atake ni Pistol at tumatama lahat yun from start to finish. Tumama yun kay Akata. Then yung kay Akata naman, may mga dull moments, may mga flat moment, may mga lines na natutulugan, may mga lines na hindi mo alam kung tumatama ba yun or kung tumama ba yun, diba? So ganun yung nag-separate sa dalawang MC dito sa round 1. So tas plus yung ano pa, plus yung choke pa ni Akata sa gitna. So okay yung second half, okay yung freestyle, okay yung second half ni Akata, pero kailangan nating makita, kailangan nating masilip yung ganung klaseng choke, no? Although hindi naman to tournament, pero isang magandang battle kasi to, kaya kailangan nating maging mag-judge ng maayos dito. So dahil sa choke na yon at saka yung flat moments sa first half and yung freestyle, yung returns to sa second half, konti na lang, enough na yon para matakpan yung butas na yon, yung choke na yon, pero sa tingin ko hindi pa rin yon sapat or enough para matapalan yun. Kaya bibigyan ko to ng score na 10-8. Kung hindi nakabawi si Akata dun sa choke niya, pwede ko tong i-10-7. Pero dahil nakabawi naman siya kahit paano, lalo na yung second half na sobrang effective, no? Iangat ko siya na 10 puntos. Pero yung pistolero from start to finish, sobrang effective. Ano? Quality. Imagery, atake, ganun eh. Ganun yung nagiging setup. So, sa 10-8 in favor of Pistolero sa round 1. Ang ayos-ayos daw ng buhay ko. Ba't siya yung gusto ko? Di ka ba nagtataka? Ayusin ko yung buhay mong magulo. Thank you. Tanay na to. Pag binigyan daw siya ng 10K ni Ari, magiging 100K na. Tangin ng to, patawa. 10K galing kay Arik, yung 90K galing sa mama niya. Ayun ba yung ROI? Tangin ng to, pati si Pibos, tinitira mo pa, masyado kang pa-cute. Bad trip ka lang kasi pinagsuot ka niya ng jersey sa photoshoot. Diba? Tinanggap mo pa rin yung battle. Kasi kailangan mo ng pang bills. Kahit dun sa poster, mukha kang endorser ng Hot Wheels. Tangina mo. Biggest flex niya bilang gangsta, nanapak daw siya ng tulog na gwardya. Puta, lupit nun, Parts. Nanapak ka na lang ng guard yung hindi pa on guard. Tangina. Bars. Kasi the fact na kinuwento niya yun sa flip top, sa vlog, kay Dog Brock, that means proud ka. And it also means na lahat kayo panis. Sinapa ko yung gwardiya ng subdivision namin. Ganun ako kabangis. Ulul, hindi yan gangsta shit. Tawag dyan, gangsta shish! Panginan to, kala mo, saan paling ko kaya mo nga mo, tol? Oh. Panginan to, subdivision gangster. Kala mo talaga nagpapaulan ng bala? May pahudhud pa, tas yung hood nyo may gwardiya? Gago tol, dun sa hood, pag may riot, nagsusumpakan o kaya nagbabatuan ng pillbox, bote, bato. Kala mo talaga palabas. Dun sa hood nyo, pag may riot, nagpupukulan ng Aqua Plus. Kanyan to, kung makapagkwento, kala mo talaga pandiinan, mga gangster na tambay sa milk tea, tapos pag kumalimbang yung barangay, mag-uuwian. Gago! Kanyan mo. Nakulong daw siya dahil nanaksak siya ng walang dahilan. Ano dahilan mo? Proud? Ulul. Pagiging matapang at sutil, hindi pareho. Ilang ulit mang ikwento, wala pa rin nakakabilib sa ulupong na to. Kung nasanay sa areglo dahil para sa respeto, handang isa-alang-alang yung kalayaan kasi may tutubos sa'yo. Diba? Hindi ka matapang.
spoiled bitch ka lang. 35 anyos na pamilyadong nakatira pa din sa bahay ni Mama. Puta ang galing. Senyoritong inutil na walang iniintinding bayarin. Mm. Ultimo needs ng apo, sagot ni Lola, kasi wala kang alam gawin. Magsisenyor na yung mama mo, nagpapagatas pa rin. Shit. Tapos sasabihin mo, hindi ka nagutom? Yun mismo yung katwirang alanganin. Kung nabuhay ka lang ng nakalahad, huwag ka nang umasa na pala rin. Ultimo sarili mong pamilya, di ikaw nagtataguyod at yung mismong kaibahan natin. Oo, di ka nagutom, pero di din ikaw yung nagpapakain. Aray! Magsakitan tayo! Tangina, puro yabang si Gago. Laman ng kanyang plato, niyayabang ng pasigaw. Niwala kang ang ideya kung saan galing yung pagkain, lumitaw. Nakakadiri daw maging tao, laging sambit niya't bitaw, pero sa pananaw ng may prinsipyong tao, nakakadiri maging ikaw. Tangina, malaking bahay, marangyang buhay, pero sa likod ng pintong pinakikita mo sa amin, yan yung tunay na nangyayari. Mga kapatid mo, may kanya-kanya ng buhay. Kwarto mo lang, hindi na babakante. Mga mahal mo sa buhay, tingin sa'yo, pero isyo at irresponsable. May tinutulugan kang malambot na higaan, pero wala kang karapatang maging komportable. Luna, tangina mo, kaya kitang saktan mentally, emotionally, o kahit umabot pa tayo sa pisikalan. Oh, putang ina yung attitude ko, baka ma-question. Binibigyan ko lang kayo ng pagkakataong bigyan pa siya ng simpatsya. Hindi niyo pa ba gets yun? This dude is feeling pain right now dahil totoo lahat ng na-mention, at para mailabas mo yung init, ako na nag-apply ng tension. Ilabas mo yan, bro! Pistol hit! Fuck that shit! Halo! Hindi ko na isa-isayin yung mga bara. Overall na lang yung round 2 halo para sa akin. First half ng round 2 ni Pistol, ayun, kinaingkoy niya. Yun yung hinahanap ko kanina, kasi hindi ako sanay na seryoso agad umatake si Pistol . Kumbaga round 1 niya painit . Parang kumbaga round 1 painit, round 2 papunta na sa pinaka-climax ng sulat niya. Pero nangyari kasi dito, round 1 niya, seryoso agad yung banat niya. So, parang nanibago ako, kasi ilang beses na natin na-review si Pistol, ganun palagi yung style na ginagawa niya. So, ngayon, naiba, no? Round 2, andun yung may pangingengkoy, no? Pangingengkoy, kinikengkoy niya. Alam mo yun, pinagmumukha niyang something si Akata doon. Pero, right after that, yung transition, hindi rin natin napansin, napunta na sa seryoso na aura, no? So, yun. Yung buong round 1 ni Pistol, napagsiksik niya yun dito sa second half ng round 2 niya. Then, yung first half ng round 2 niya, more on jokes . Jokes, kagaguhan, kinikengkoy lang niya si Akata doon. So, pinaghalo niya, no? Yun, okay pa rin, effective pa rin. Malalakas pa rin yung mga banat ni Pistol doon, mga real shit niya, yung image rin niyan, yung image na nabubuo sa utak natin kung ganun ba talaga si Akata, mapapaisip kay. Ganun talaga yung pinaka nagiging main attack ni Pistol, kung mapapa-question ka na lang na totoo ba yon, yun ba talaga yung nangyari, something ganyan, 'di ba? Yun ang pinaka nagiging atake or point of view, diba, ni Pistol sa battle na to. Pero dahil sa nangyari ang kinalahati niya yon, feeling ko mas nagustuhan ko na kasi yung round 1 ni Pistol . And para sa akin, naghahanap na ako ng ganong atake from 2 and 3. Pero nangyari sa round 2, yung kalahati lang yung medyo seryoso, yung kalahati may pagpapatawa, no? Okay naman, nag-complement naman yung atake niya doon, pero siguro dahil sa nauna nga yung round 2, ay nauna nga yung round 1, ayun yung ina-expect ko, mga ganong atake na. So para sa akin, bitin man, napagkasya man ni Pistolero yung energy, yung aura niya dun sa round 1 papunta sa second half ng round 2. Feeling ko bitin, kasi parang yung seryoso mode niya dun sa second half ng round 2, masyadong maikli para... parang hindi ko pa nararamdaman ulit yung power ni Pistol, kaya
medyo, para sa akin, medyo ano to, mas, parang, one step, ano lang naman, one step below lang naman siya, or, basta mas mababa siya ng konti. Yun lang. Tignan natin, yung bawi naman ni Akata dito, pero sana malinis na performance yung makita or marinig natin kay Akata. Yeah, bro! Pisto here! Akin ang tension! Gago! Wala na akong pension! Matagal na, 3 years na, bro! Ako nagbabayad ng bills ng aming mansion! Kinginan to, ba't ako lalayas dun eh? Kami nagpatayo nun! Yung mga magulang ko nasa Amerika na, ako na lang nandito! Bobo pala to eh, porket wala kayong bahay na malaki? Sisisihin mo ko sa pagiging senyorito? Parang kasalanan ko naman yun! Yan na ba yung pistol here in full effect? Tangina yung amat sang wig hindi ko madetect. Tipong you ain't the shit kahit ilang ulit i-inject. Di mo man lang na-reach kahit kalahati ng aking in-expect. Unisang balahibo sa katawan, no? Di ako pinasan. Tangina mo, Mangmang! Wala na bang ilalakas yan? Mahigit isang taon na akong nagpaka-sober sa battle, tapos yung relapse, wannabe preacher na rapper lang. Eagles hustle! Hirap ka na nga umiskor, ang dami mo pang pasaring na sinasabi. Income mo sa buhay, ito pinaka-source. Pwes kung saan ka kumakain, dun ako tumatae! Wack as fuck, mahina! Isa kang putang inang dork! Pinagtatanggol mo lang si Enigma kasi takot kang mawalan ng work! Tingin mo talaga dito, Chong, maayos na karir? Porket ikay naging kampiyon / employee of the year? Isipin mo, para lang ikay labis na sumaya, ginawa ka pang profile picture ng kumpanya. Ito naman si Gunggong, tuwang-tuwa naman, kahit na yung iyong pagiging chan. Parang Jay Black lang, hindi ramdam, walang ni isang may pakialam! Wala kang pinagkaiba sa talent, nakapalit lang ay shoutout. Para sa water refilling, tinabla mo isa buhay at mas pinili mo blackout. Tapos ngayon, yung iniisip, PSP naman gagawin mong backup. Porket ramdam mo na rin na yung flip top malapit ng mabankrap. Oh, ano? Sa akin yung sisisi? Dahil sa nagawa kong paninira? Kasalanan ko ba kung yung naging papel ko kontrabida? Tapos hindi nyo maamin na kayo itong mga pabida ang totoong dahilan kung ba't yung liga humina. 10 years ago, yung eksena nag-explode, talagang damang kaboom. Kaso yung momentum nag-load nung may mga indigents na sa VIP room. Dati yung mga laban sobrang ganda. Piniperata, binibenta bilang DVD. Nung lumabas inyong mga pagmumukha, di na kinopia kasi naging literal pang bangketa yung quality. Yung scene, naging dirty nung mga squatting, nag-carry on. Evolution, naging very wrong. Yung battle rap, bumalik sa pagiging Jegemon. Buti pa yung mga nasa music industry. Magtagalog lang ng international track, papaldo na. Yung mga battle MC hanggang ngayon, yung suporta sa crowd, nililimos pa. Kaya huwag kang umasta na akala mo kung sino kang legit. Gago mga tulad mo na rapper, hindi magmamatter sa mata ng elite. Masyado nyo lang ginoglorify yung iilang battle MC na yung buhay na paganda. Even though statistics don't lie, na mas marami pa rin yung mga napasama. Yan mo sila, Andy G. Check nyo yung mga stories ng From Riches to Rags. Mga dating iles na bumabattle na lang para mag-drugs. Gago. Nang makita nyong maigi, nahihilan lang yung may swerteng natanggap. At mas marami pa rin sa kapatid natin yung natulad kay Sak. Kaya di porket battle MC ka na, instant VIP ka na.
paulit-ulit ka pa rin magtatangka, magpumiglas kumawala sa kadena ng pagiging alipin sa mahirap na bansa. Itong entablado to, ginawa lang para sa general audience. Dapat dun palang malinaw na sa'yo na ito'y para lamang sa mga average yung intellectual quotient. Hmm. Kaya kung proud ka sa yung pagiging battle rapper, nakakatawa. Kasi aminin mo man o hindi, ito'y trabaho ng tanga! Kaya nga bagay na bagay sa'yo eh. Kasi yung buhay mo sobrang boring. Yung interview mo kay Dog Brack, para ka nagturo sa tao kung paano maging bonjing. Pero salute! Naunawaan ko ang iyong mga pagsusumikap. Dahil sa'yo, naintindihan ko kung paano maging autistic na mahirap. Mongoloid na lumaki sa Eskinita. Kuya Josh na walang hasyenda Luisita. Ang kinalabasan, mataba at mahina, wala pang karisma. Ika'y sakto nga lang bilang ekstrang artista. Dagdag tao sa eksena, papel na walang kwenta, kontratang walang letra, putang ina, mura na nga, hindi pa mabenta! Ano? Sakit? Gago! Sarap mo nga sa rin! 2 times champion at lahat, supporting cast ka pa rin! Habang ako, sagad pagkalokot praning, handang patayin maging si Coco Martin. Tingin mo kahanay niyo ako? Hell no! Tingin ko sa inyo mga utak ipis na pinag-aaralan ko habang nagdadamayan ng mga misis. Kaya sige lang, galingan niyo pa sa paggawa ng mga kwento tsaka chismis nang lalo niyong mas mapaganda yung ginagawa kong battle rap thesis. Tanggalin mo yung piring! Lakas! Tignan mo paano mo nagawa! Kumakausap ka ng dingding, mag-isa kang nagsasalita! Laman ng iyong isipin, panay pagkukupal pa! Sabay iyong tingin, normal ka! Tarantado, hindi ka matino! Katulad lang kita! Parehong sinto-sinto! Kaso may pinag-aralan yung isa! Kaya, kung wala kang degree, shut up na lang! Pagkat mga opinion mo di magiging valid hanggat middle class ka lang! Round 3, pistolero! Okay. Round 2, ibibigay ko yon kay Akata. Okay, bakit? Mas maraming haymaker si Akata sa round 2. Mas maraming direct punches, direct lines si Akata sa round 2. Mas effective, nakukuha niya yung crowd ng natural, hindi sa jokes kundi sa mga bara niya talaga, sa mga haymaker niya talaga, sa mga real shit niya talaga, sa mga pares naman silang ano eh, pares sila ng forte, no? Image, no? Kung paano, hindi sila bumabara, hindi sila masyado nagpapataw eh, diba? Pero yung image talaga na nabubuo dun sa readings nila, kung paano nila dinideliver yung mga verses nila sa stage, sa papunta sa kalaban, tsaka sa mga nanonood, nabubuo talaga ang imagery na mapapawow ka na lang, mapapareact ka na lang talaga na ganun eh. So bakit binoto ko si Akata sa round 2? Simple lang. From start to finish ni Pistol sa round 2, hati, sinabi ko nga, diba? Kinengkoy niya si Akata sa first half ng round 2, then second half ng round 2, nabitin ako dun kasi dun pa lang nagkaroon ng momentum para sa akin si Pistolero. Dun yung mga dikit-dikit na mga suntok, diba? Pero nabitin yun kasi tapos agad eh, diba? Unlike dun sa round 1 ni Pistol na sunod-sunod yun from start to finish yung atake niya, ganun eh. So malakas talaga yung round 1 niya, and pagdating sa round 2, hati yung naging atake niya yun. Kaya para sa akin, sabi ko nga, medyo bumaba yung level or yung energy ng round 2. Then pagdating sa round 2 ni Akata,
ang ganda nung second half. Hindi, hindi naman yung second half lang, yung buo, yung buong round, no. Nag-start siya ng seryoso agad, may mga atake siya na pupunta kay Pistol, then habang nag-speed si Akata, yun nga, imagery din. So pare sila ng ano dito eh. Pare sila ng Arsenals, yung atake kung paano umatake. Si yung bawat yung si Pistol tsaka si Akata, parehas, no, image kung paano lumaro yun sa isip, no, na kakabuo ng thoughts yung manonood, yung nakikinig, na ganito ba talaga, totoo ba yan, diba? So ang galing ng atake ng dalawang MC na to. Then siguro mas siguro preference ko na lang din na iboto si Akata sa round 2, kasi para sa akin mas naging effective siya, mas maraming mga haymakers, mas mabigat yung mga punto niya. Although may mga mabibigat pa rin na punto si Pistol, pero gaya nga nasabi ko, nasa second half yun ang round 2 niya, which means nauntian ako, nabitin ako. Then sa kabilang side naman, Akata, sunod-sunod yun from start to finish, diba? Ganun yung atake niya. So konti lang naman, kung ikukumpara ko naman yung round 1 ni Pistol sa round 2 ni Akata, ibang level pa rin yung round 1 ni Pistol, kanya pa rin yun. Pero round 2 ni Akata, bibigay ko yun sa kanya. Gusto ko sanang itabla, no? Gusto ko sanang itabla sa 9 points, pero dahil may mga pahabol na haymaker si Akata sa round 2 niya, nakapag-decide ako na kanya yung round 2. Ibibigay ko ng round 2. Kaya nga, 'di ba, sabi ko sa inyo, parang one step below lang yung performance ni Pistol sa round 2, kasi bibigyan ko sana talaga ng 10-9. Tama, 10-9 na score para kay Pistol sa rounds 1 and 2. Kaso humabol eh. Humabol, pumasok pa yung mga last 8 lines, last 4 lines ni Akata kay Pistol, kaya para sa akin ibibigay ko 'yun sa kanya. 9-8. I think okay naman yung score, kasi tama. 9-8. So 10-8 ang ibibigay kong score kay Pistol. Medyo bumaba talaga yung level or intensity or energy ni Pistol sa round 2 eh. Medyo siguro naging preference ko na lang din yung round 1 niya na malakas eh. So I'm expecting round 2 and 3 ganon. Pero anong nangyari? Half-half, no? Pero tas nawalan ng mga effective haymaker, or nabitin ako doon. Then round 1 and 2 naman ni Akata, 8-9, so 17. Labang pa rin naman sa score sheet natin si Pistol, pero isang puntos na lang yon. Round 1, Pistol. Round 2, Akata. Score, 18 to 17. Pistol lang lamang, pero may round 3 pa. Let's go. Pati si Andy G, dinamay. Dinamay niya din. Porket kinaladkad niya yung QC, makikisabit ka din. Diba, pansin nyo ba kung sino-sino nire-reklamo? Ang lupit ng banat mo, par. Pati yung pagpaparapol ni Tipsy din ng kontse, dinamay para makapagpaandar. Tanginan to. Round 1 at round 2, napakinggan nyo. Lahat ng masasakit kong sinabi, buong-buo niyang sinalo. Ngayong round 3, di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Pag-usapan natin yung corned beef, tangina mo. Tanginan to, nagrarant sa sulugan. Corn beef lang daw pinakain sa kanila nung ahon. Talaga ba? Putang ina mo, nag-dinner silang seta, nakapila na sa buffet, di pa nilalabas yung lechon sa kahon. Putang ina, corn beef lang pinakain sa amin, ba't naman ganun? Malamang, putang ina mo, ano ba trip mong almusal nun? Putang ina mo, nagtatago na lang tayo sa resort para mairaos yung event, tas gigising ka, nakala mo taga ron? Demanding kay Ari, kang puta, papa mo ba yun? Breakfast nga eh, breakfast. Ano ba gusto mo? Ipagluto ka ng cheeseburger, toasted bread with lettuce, tomato at extra sauce. Sa drinks may tubig, coffee, lemon at extra juice. Puta, lupit naman ni boss. May mga issue pag pinapos. Masabi lang na may beef, kahit corn beef pinatos. Diba? Quarantine battles, pandemic. Tinawag niyang praning yung mga tao. Gawagawang sakit lang daw kanyang kinukondina. Tapos nung nasa sunugan ka na, sasabihin mo dahil sa flip-top nagka-COVID ka? Tanginan to, mga para lang makapanira, naging believer ka bigla.
Gago, di ka nawala ng panlasa ang nawala sa'yo, hiya. Pagkatapos ng laban mo kay Masta, may poison ka pa. Bakit hindi ka nagsalita? Tangay na, sa flip-top daw nakuha yung COVID, pero doon pinakalat sa kabila. Wanna know why? Kasi yun yung mga reason kung bakit yung sunugan ay nagka-interest. You're against number one league at kanila mismo yung na-witness. Yung motibo at yung hype sapat na para sila ay mag-invest. Nagtitrigger ka ng competition, healthy ka sa business. Ang ina, tinatawag niya kaming battle rap slave kanina pa. Pero ilang, kami pa talaga? Eh ilang libo lang dinagdag ng sunugan sa TF mo, masaya ka na. Pinagsisigawan niya sa sunugan, sa Kumu, na yung kinikita niya sa flip-top barya habang nagtatrabaho ka para sa dalawang kumpanya, tanga! Ano? Sino ngayon ang most used? Ikaw. Pero tuwan-tuwa ka kasi ikaw ang bida. Astang savior ng sunugan habang sinasalba yung kabilang liga. Round 1, typical na rima. Round 2, damay pamilya. Pag yung round 3, humihina. Siyempre, back to you, Enigma! Pansin nyo ba? Boring yung mga akatabates pag yung flip-top hindi niya tinitira. Sama mo pa yung uprising, 3GS, si Sinyo, para yung issue mas mabisa. Kaya kahit kanino ka pa mangamuha, no, kahit kaninong liga ka pa pumila, flip-top pa rin ang dahilan kung bakit ka kumikita, hipokrito! Ano? Ganda ng ano. Ng Apok. Diba? Ang ganda ng ano. Ang ganda nung nabubuo talaga na papakinggan mo talaga eh. No? Hindi mo pwedeng hindi pakinggan yung mga sinasabi ni Pistol kasi on point talaga yon. Well explained na yun. No? Hindi na kailangan explain pa natin. Well explained talaga. Papakinggan mo na lang talaga yun eh. Ukrito! Ano? Laban niya kay Apok. Sinadya niyang i-trigger si Apok nang idamay yung uprising sa verso niya. Ang dami mong sinabi, nirebatang ka lang ng eto ka. Di ba? Tanginan to, atapang atao porkit a bouncer aawat. Okay lang kahit mukha siyang tanga. O ba't ngayon hindi mo tinitesting yan sa papalagan ka? Ano? Ha? Sutukan tayo? Ha? Oh, that's what I'm talking about. He's always waiting for that opportunity. Nung sinabi ko siyang sasampalin ko siya, mukha agad pinansalo. Nung hinaman ko ng suntukan, sagot agad, tara ano. Basang-basa kita, tarantado, wag ako. Alam kong nag-aantay ka na lang ng papatol sa'yo. Basag. Kasi pag sinabak ko to ngayon, kinabukasan sikat siya. Sabay hashtag Akata Effect yung mga bobong fans niya. Eto, nagtuturo ng daan palabas ng depression. Eh, naghahanap lang to ng damay. Pinagsisigawan yung peace of mind habang nagpaparami ng kaaway. Tangina kung sino-sino dinadamay para lamang kumonekta. Yung hindi kayang abutin dinadaan sa pagprotesta, bistado na rototorepa. Wala kang karapatang magreklamo kung ikaw mismo yung problema. Tangina sa mga nanamantala ng init, hindi nyo na magagamit to. Kung taging kasiraan lang ng iba ang siyang nagiging kabig nyo. Pwes ako naman magtatanong, Apex, sana maging tapat ka sa narito. Tama pa rin ba si Akata o mali mga sinabi mo? Fuck! Wala eh. Tang na PSP, solid. So, bago natin i-judge ang round 3 ni Pistol. Grabe. Grabe yung mga bara na naririnig ko dito sa PSP. Second battle pa lang na-review natin sa PSP pero parang sasabog na yung utak ko sa mga naririnig ko mga bara. So what if pa kaya, no? What if yung ano, sorry. What if yung ano, yung matira mayaman na tournament. 7 champs, isa buhay champs ang nandoon. 'Di ba? Wala na akong masabi. Na same story eh. Same story yung atake ni Pistol sa round 3, palakas ng palakas. Nag-start siya ng ganito, natapos siya ng ganyan. Imagery pa rin ang pinaka main attack, no? Yung kwento, well explained talaga 'yon. So mapapatanong ka na lang talaga sa sarili mo na totoo ba 'yon? Ganun ba talaga 'yon? 'Di ba? So sobrang effective ni Akata sa isip ng mga tao. Sobrang ni Pistol para rather. Sobrang effective ni Pistol
sa utak ng mga tao, sa imagination ng mga tao, kasi pinapagana ni Pistol yung utak eh, yung mind ng nanonood na wait, totoo ba 'yon? Totoo ba 'yung sinabi niya? 'Di ba? Ganon lumason si Pistol sa utak ng mga nanonood, no? Kaya solid pa rin na performance 'yon para kay Pistol. Pakinggan muna natin yung Akata. Crucial yung round 3 kasi round 1 binigay ko kay Pistol, round 2 binigay ko kay Akata. So, let's see kung magiging kaparehas ng performance ni Akata yung sa round 2 niya, kasi kung mabibigay niya yon, pwede kong itabla or pwedeng umangat pa si Akata dito, no? So, pakinggan natin. Ay, nako! Bobo talaga to! Ang dami niyang binabanggit tungkol sa style ko ng pakikipag-battle. Kung sino-sino daw yung tina-target, tanginang mo, ganun talaga kapag marunong ka mag-market. Buti nga dahil sa ginawa kong init, muli kayong nagka-budget. Dahil sa ginawa kong issue, yung flip-top nagkaroon ng parang racket. La, shit! Okay nang inano pa yung mga sinabi mo. Ang dami kasi kaya di ko na matandaan, pero yun nga, pinatulan lang kita kasi wala na akong magawa. At hindi totoo yung mga sinasabi mong nakaasa pa rin ako sa aking ina. Kasi ang totoo, meron akong empleyado 5, kumikita ng taxi 50 tapos 30 sa akin, 20 sa kanila. Ganun ako as scammer. At proud ako dun, brother. Marunong ako mag-market ng hassle nang hindi ka nahahassle. At tang ina mo ka. Ano ba yun? Who the fuck you think you are para magbigay ng leksyon? Can't you even see the fuck na wala ka pang maayos na direksyon? 50 plus battle, putang ina! Di ka pa kontento dun? Mas dinadaig mo pa ata sila sa pagiging takam sa atensyon. Puta, for you to become like that, I think you have too much to endure. Bulbuling ka na lahat sa battle rap, di ka pa nagmamature. Porket validation ng tao, hindi mo lang na-secure. At mas pinag-usapan nila ako, kaya bigla kang insecure. Kinulang ka ba sa papure ng bossing mong singkit? Kaya ako napagbalingan ng naipon mong ngit-ngit? Pwes imbis na magalit, awa na dama ko sa aking dibdib. Pare, huwag ka kasi sa aking malalamin at baka mamatay ka sa inggit. Tangina. Baka mamatay ka sa inggit. Tangina yan. Ang dami mong pinaghihirapan. Ang dami mong ginagawa sa buhay. Habang ako gigising ng kahit anong oras ko gusto. Tapos bayad lahat ng bills. Putang ina. 24 hours a day. 1 hour lang akong nag-check ng bangko para kumuha ng pera. Tapos yung 23 hours, bahala na kung ano yung eksena. Kaya huwag kayong maniwala kay Bugoy na dapat mag-focus ka sa buhay. Dapat relax lang. Bakit ka magpapayaman kung pwede namang libre na lahat? Tangina, malapit na magkagera, magpapayaman ka pa? Putangina mo, malapit na magkagera. Ang taba-taba mo ba? Paano ka lalaban yun? Tanginang to. Lala mo? Bakit ka ganyan? Ang dami mong sa what to do and what's not, ang dami mong sat-sat. Disiplina, responsibilidad, eh hindi mo nga kayang magpapayat. Tanginang. Sa healthy living, wala kang understanding. Kaya stress eating, ginagawa niyong family bonding. Ganyang katawan, pag nagpawis, malapot. May mga marka pa ng galis at mga kamot. High blood diabetes, di ka ba natatakot? Pag inabot ka ng krisis, kanino ka buburaut? Ganyang diet, di mo kayang magpalit. Paano pag yung mga anak mo nagaya yan, tapos sila nagkasakit? Sa Facebook, si Lord, tatawagan mo na naman ulit.
Kasalanan ba ng Diyos kung bilang ama hindi ka physically fit? Tangina mo, mag-push up ka rin kasi. Jumping jack pa minsan-minsan. Tangina to. Ano pa? Ang dami kong nasulat na wala eh. Pero tangina, solid talaga. Isipin mo, champion ka tapos wala akong panalo, magkaharap tayong dalawa. Ganun pala talaga kapag wala ka ng pakialam sa madla. Haangat ka ng aangat, tapos malulula ka bigla. Parang nangyari sa akin nung nakaraan lang, nandiri ako sa inyong lahat. Sabi ko, tangina, sanay ako sa hate, bakit niyo ako gusto? Kaya kung akala mo nagpapapansin ako dito, ayan, sinira ako na para sa'yo. Wala talaga akong pakialam sa mga yan. Ikaw, 2 taon ka ng kampiyon. Gusto mo pa rin makipagsukatan ng sungay? Sino mas magaling sa atin dalawa? Di ka pa nauumay? Ako, pag di pinayaran ng tama, doon lang ako gagawa ng hukay. Wala na akong paki sa kultura kasi may anak na akong binubuhay! Okay ng ina mo. Ang galing ng mga sulat mo, ha? Pero hindi totoo lahat na sinabi mo. Solid, solid. Pero mali talaga. Ang ganda ng pagkagawa, talagang naniniwala akong professional ka na. Isa ka ng professional na tanga. Ang galing eh. Battle MC na battle MC. Mongoloid talaga. Isipin mo kung may mga normal na tao na gumagawa ng pinagagawa natin dito sa gitna. Ang lala nun, pre. Isipin mo lahat nagpa-bars. Kahit nagtitinda lang ng kape. Ano na yung angata, hindi na nananakit ha. Baka bigla pa kayo maghanap ng, nasa na yung nakakasakit na siya. Wala na tayong magagawa, gumaling na eh. Tapos na ako sa lonely stage, brah. Okay na ako ngayon. Kaya nga, saya-saya ko na lang ginagawa to eh. Hassle free. Tang ina. Putang ina, nawala talaga. Raisag, may sakit tayo ulit sa gabo, ha? Tang ina, kala ko mo yung mga kalabong ko. Kikay ko yun, sana kita. Ano? Okay, that's all, folks. I hope you all entertained. Thank you. Okay, so nawala talaga si Akala dun, pero hope you all entertained. Yun nga yung sabi niya. So for entertainment, rounds 1 and 3 bibigay ko yun kay Pistol, pero yung round 2 para sa akin kay Akata, lamang si Akata dun. Pero sa scoring, wala na tayong narinig na returns kay Akata dun, no? Purong freestyle na yun. So round 1 to 3 ni Pistol, 10-9, balakas yung round 3, pero hindi ko alam kung ina 9 ko ba yun or ito 10 ko. Sige, dahil solid yung ender niya. Hindi, nag-iisip ako kung ita 10 ko yun or ina 9 eh. Pero sige, 10-8-10, so 28 points para kay Pistol. Then kay Akata, 8-9 tapos 7, so 8-9-7 8-9-17 24, so 28-24 in favor of Pistolero. Round 1 and 3 bibigay ko yun kay Pistolero, pero yung round 2 gahibla bibigay ko yun kay Akata kasi mas effective siya doon. So ayun, yun lang naman. Wala na tayong masyadong explain sa round 3 ni Akata kasi nawala na talaga siya. Totally blackout siya, nawala na, hindi niya nahugot yung ratings niya. Round 3 naman ni Pistol, nasabi ko na yun sa inyo, kaya that's it. Ang last battle, judges. Pagdesisyon na natin 'yan. Pangil sa pangil, Akata versus Pistolero. Maghingay pa tayo isang beses, oh, para sa laban na yun.
ang mananalo ng 30,000 pesos ang binoto ng hurado 5-0 para kay Pistolero. Yo, maraming salamat. Sobrang solid ng laban. Maraming oras na feeling ko hindi siya ano kasi sobrang cool ni Akata. So, solid pa rin. Sobrang cool. Okay. Yon, fifth battle, by the way, Mark Beats nga pala, Pistolero versus... Ah, siya pala si Mark Beats. Okay. So, yun, 5-0 Pistol. Yung review natin sa Apex tsaka MZ, hindi na natin sinama yung judging kasi masyadong mahaba yon. Pero pinakinggan ko naman yon. Hindi na natin sinama, pinakinggan ko. May natuwa lang ako kasi yung judging nila doon, may mga nasabi sila doon na nasabi ko sa battle. So, yun, happy naman ako doon. Tignan natin kasi hindi ko siya sinama kasi may background music, so natakot ako baka mag-copyright. Pero uploaded naman na yun, naka-schedule na. Wala naman siyang copyright. So, tignan natin kung walang background music itong judging, isama na natin to. Akata, unang bumanas. So, meron eh. Merong background music. Natatakot pa rin ako kasi baka makapiright tayo. So, sayang naman yung pinaghirapan natin, no? So, 1 hour na pala. 1 hour na pala yung vid. Di ko na malayan yun. So, yun. Ikat na natin to dito. Papanoorin ko na lang itong judging ng hindi natin sasama sa content, no? So, ayun. Sana may makapares tayo dito na 1 and 3. Kay Pistol, pero yung round 2 Akata, sana habang papanoorin ko to may makita tayo or marinig tayong ganung judging, no? Pero ayun, tapos na tayo sa pangalawang battle sa PSP na review. So ang ininext ko dito yung Lancetta versus Zaki. So pahinga lang, upload lang, tapos panoorin na natin yung or i-judge na natin yung Lancetta versus Zaki. Isa yun sa mga gusto ko rin na mapanood eh. So sigawan yan, no? So ayun, kita kasi tayo doon mga kumag. Peace out.